puwere. Karon kini mo ang pasperanan sa silon, ang kahayag ni Anhe sa kalibutan apan ang mga tao na igugmas kagitngit inay kaysa kahayag. Kay dahutan man ang ilang binuhatan, John 3:19. Mao yun. Si Kristo mi adiman, anudlo. So, ang sala na itabo tungod kay doon na ipalaod. Managingon sa atong konstitusyon. Crime happens or is being committed, and that is what they call a crime. Kaya na ipalaod. Uba pa ipalaod. Why crimen? Why kaso? No case at all. So, samin si Kristo ni Anamas Kalibutan, nagatag sa mapanudlo. So, ang di mo dawat sa mapanudlo, delikado. Marius Matthew 36:7, sa andos pag-upo, maghatag kagusay at ubangan sa iya. Jesus Christ, the refiner, the purifier, the son of righteousness, the hope of his people, the king, is our shepherd, our fortress, our shield. Correct. Ang ginawa itong protector, Psalm 91. The greatest achievement in life is to stand up again after falling. Ang pinakadako na kadaugan sa tao. The greatest achievements kinabuhi kung ang tao bubakod sa diyang natumbas siya. Brad, aduna may papa nga 10 years old ug duna poy papa nga napili nga buang kay dunay naka Diocese of Fernandez nga Church of Christ dito sa Cebu. Salamat. God bless. Ug mag-isgot ta og papa nga bata. There was a great possibility, Jojo Abrao. Sanglit sa una. Kanamang gitawag itong dynasty ang panggobyerno sa simbahan. Ewan kung ito buwag ang simbahan o gobyerno. So kung anak ka gari, ang anak din mo bisa pag way buot, maunin mo take over sa pagkahari mo ilang patakaran sa una. Kung sanglit ang simbahan o gobyerno, usaman. Mauna kung ang papa maoy nag-lead simbahan, yan na si anak, yan ang ipasunod sa anak. Muninahandan sa una, pero karoon din na pwede na natin kung claim election of the Pope pattern in Acts chapter 1. Pero may kagna may buang. I don't think so nga na ay buang na papa. Pero kagna ay mga batanon. Na ay mga batanon. Tungod na kay doon ay dynasty na itabo sa panggobyerno sa atong simbahan kay usap man ang civil o church sa una. Pero karon there is a separation of church and state. Oh, maunay kinuod. All the good works in the world are not equal to the holy sacrifice of the Mass. Because they are works of men, but the Mass is the work of God. The Mass is the sacrifice of God for man. Gudiim. Gikan ay pinabalaba. Gatos ang yampo si Piling Pagar. Gikan yampo na pinabalaba. Oh. Why bitan unsang buhat nga mutugbas or makalabaw sa buhat sa misa? Because Mass, God Himself, is the one who works. Mao nang mas dako ang trabaho or sakripisyo sa misa kaysa bisan unsang buhat sa kamot sa tao. Brad, sa episo kadusin ko may usa lamang kabunyag, ugya sa buhat may Diyos Misais, pagpabunyag ka mo, parmaggasa ng inyong sala. Ang akong pangutana, nganong kasaraman kita bunyagan na kanunay manunta na makasara? Ang pagbunyag is kasara, justified. Aron pagtanggal sa mitapot nga sala sa tunglo, labi na sa usa ka bata, na napanunod, di ka na ganang diiba. Pagbangutan ng Cebu City, Roma Siguro City, sa antarang ang una tumilikana ng amatay ng tao, therefore tanan apiktado sa sala, mga na makuha as bunyag. Pero meron kasara mong bunyagan na sige matagkasara, dili na bunyag kung sige tagkasara. Ang pag-idulsol o ang pag-kumpisal, ikisasing ko size, mawi, dapat imuon, di kay bunyag,
kung makasa kas arang bunyan. Kaya bunya 1 Corinthians 12:13, that is our membership to the Church of God. Aro madugtong kang Kristo bunyagan ta. Oh. Pero sa atong mga sala, ang advice, kumpisalan, the sacrament of confession. Mauna, ang bunyag kas, ang kumpisal, maoy kanunay. Huwag kay sala, nadag ko once a year, pero nakislandag ko immediately after committing mortal sin, come to the sacrament of confession. The little things you give away come back as blessings some other day. This is God's way of giving rewards to those who give wish and selfish hearts. Gikan ng Irene. This is the law of nature. O sa galing mong buhaton, mumandali mo. Kumahatag ka, ako'y muhatag. O na nga ko, ang kamot ko. Sa akong kaordinaryo, kasimple, kabatanon, kagamay, sa kabubo. Makatabang ko sa mga tao sa ginagmay paagi. O na ako mong gitintal tanan. Gitintal ka mo sa pagkamagyatagon. Gitintal ka mo, tamo sa pagpakabana. Gitintal ka mo na blihin inyong mga mata, ang inyong dalunggan, ang inyong mga kasing-kasing ar makakita mo sa mga tao na nanginaglan. Believe me, why gansi na tao na mitabang sa mga buluhaton sa Ginoo? Wa di na gansi. Pangitang tao na gansi ug mitabang sa buluhaton sa Ginoo. Inda noon, kinigway klaro ang mga tao, why pakabana mo ay gansi? Because they have the treasure in heaven. As what Jesus told us, Matthew 6:9-21, have treasure in heaven. But sa unang Tesika 5:18, pagpasalamat ka mo sa unsa nga magdangat sa inyong binabuhi na sa atong papasalamat ato ang Diyos sa kasakit kong kalipay. Sa diya nga gigamit ni na akong verse, ningon akong amigo, nga kung panangita na isilingan nga matay, magpasalamat o musinggit, nga oy, magpasalamat ta kay namatay atong silingan, sakto ba yung opinion, Brad? Kung atong gamito ng 1 Thessalonians 5:18 ang tanang midangat sa imong kinabuhi. Take note, that is referred to your own self individually. Pero nalipay ka kanamatay mong silingan, that's not the point of 1 Thessalonians 5:18. Pasalamati ang tanang nga mudangat sa imong kinabuhi imo, your own life. As a person, dili kay sa uban. Anyway, kung namatay siya with the grace of God, malipay ka. Because that person is in heaven. Pero namatay na, nawa sa grasya, sakitan ta. Oy. Sakitan ta. Ah? Inumdum na ko sa word. Mauna yung paborito sa kung anak. Iya. Mauna siya ang makita na to na realidad. This is referred to our selves. Personally, di kay malipay ka na namatay, that's another story. Place beholding the evil and the good. Proverbs 15:3. The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Di ka ni Paulo Medidas. 7 days without prayer makes 1 week. Prayer for one another. Santiago 5:6. Sumpay itong Paulo, anak ni Agapila o Brad Perni. Lugay niya muna minyo, no? Kaya na mong may colleagues. Ang pulong sa kinabuhi ligon nga alagad sa kaalam ni Solomon 3:1-10 ang bulawan iagis mait ka layo aron maila kung tinod bagyod nga bulawan. Ang tao, sulayan, kung unsa sa kaligon sa pag-alagad sa Ginoo. Nayuban nga mga tao nga pag mga alagad, malipayon sa mga grasya, kailang nadawad sa Diyos. Apan kung agian na ganing o mga problema kasakit, dali mawadaan o paglaong, kung musulinder na sa pag-alagad, dili pili maayo, dapat mulingon kita. Kung malagad, labang mo na itong pagsulay mabot sa itong kinabuhi, aron na ilang kita iya bagyod sa Ginoo. Santiago 12. Wala ng tao na nakalabang sa mga pagsulay sa kinabuhi, eh langit ang padulungan. Pantheon is City 3, sama nga ang bulawan o ang plata tunawon sa kalayo, ang asing-kasing sa tao, sulayan usap sa Ginoo. Dawata o pagsulay, kung tinuod,
panglig-on kita sa pag-alagad sa Diyos. Good evening, God bless. Good morning, brother. Pasalamat ko sa Ginoo sa grasya at kasakit na muna dawat sa mga pagsulay na muna kapalig-on sa mong pagtuog kaniya, ganaman sa kanunay, nagatabang ka namo, thanks, Jun, tagdo, kamigin, prabens. Pagpalain ka, Jun. Good evening, brother. Hindi mo na kumulula, hindi ko na makasulti ang mga espiritu, magtinaway na lang daw sila. Espiritu, unsa kini katinuod tinan ko nung Lucas ni Sais, kasumbingay na kuna. Anyway, joke nun yung 49, ang espiritu ay bukogugunod. But you know what? Ang espiritu, makikistorya between sa espiritu. Nanas Revelation 6:9, ang mga kalag o mga espiritu sa langit, nagampo, mangani, gadaig, sinoo, di makalito. Kana opinion na si mong lola, but that's not in the Bible. At the twilight of our life, the Lord will not check our positions and power. Ang ilo dili mutanaw sa atong kaum, sa atong posisyon, the Lord will only ask us, how much love did you share? Pila'y gugma imong gihatag. Sumpay ni ng Iron siyang text. Ang Ginoo di magtanaw sa itong rango, ang tanawas Ginoo at the end, pila'y gugma imong gihatag. That is written in Matthew 25:31-46. At dahil gilain ng kanil karnero, this amos na nagigutom ko, giwaw ko, nabilanggo ko, nagmasakiton ko, wak po niyo at imanan. Iwan tumatawa, mami, kita niyo mong igutom ka, ingon siya, si Kristo. What you did to the less of my brethren, it is done to me. What you have not done to the less of my brethren, it was not done to me. Mauna, kung matabang ta, magpakaon ta, matimat ta, ulihok ta para sa mga kabus, kana, ikalipay na si Ginoo. Unya brad na may Dios Matthew 6:3, ayaw ipagarpar, ayaw ipaybaw, kumutabang ka. Lahi po na ka case. Kumutabang ka, tabang. Pahitan, nata sponsors na mutabang sa programa. Unya mayon siya brad, isikrito. Katong iyang pangingo isikrito, iblisyas ginawa na. Pero akong ipaybaw, wala sinabot na na. Iyan nagihatag. Akong diskresyo ng pagpaybaw sa kinsay mihatag. Ako ninyo. Oh, pero mihatag siya na iyang ipanabi niya, mayon sa brad, iyon air brada, kinalam brad, unag yun nga maun air brada, kanawa na yung mirito. Nakuha ninyo, nakuha ba ninyo ang point? Na naman, iya mang gusto na ipaun air, pero ako ay magbuot niya yung air, kung akong isama, na di siya gusto, siya ang panalanginan niya, ako ng discretion, kaya ako may nagdas atong programa. Mahatag kasi mong silingan niya, manabik ka, bisag asa, tabang ko sa silingan, ako nagkuha na lang. That's another story. But if silingan will tell the people na may tabang ka, bakay problema na. Nakuha ninyo, kining akong hibuhat, di ba ni akong tabang? Nagtos mga taong kabos, kung naamali ko yung katabang, efforts niya, gabay ng contribution, eh, pobre ba yas, brother Itzel, forma ragalik, pataan na ito, ano eh? Tungod sa itong misuot, tungod sa mga membro sa atong clothing ministry, they're providing my what they call clothes. Betan, ako may tabang ko, may ko, tabang ko, may release ko 1 million, akong yatang niya, mura akong politiko. Pero di pa na ng politiko yung ana. Narambog ko, niya kanin karun. Dili mani ako ha, inyo mani, ako mani yuler. O kini hinatag ni so-and-so, yatang, di ka dali, i-antuloy to. Ako rin ang i-advertise na naay ng hatag. Akong diskresyon na, nga mo announce. Lain mo ng Gios Matthew 6:1-3, na kumuhatag ka, ayaw ipaybaw. Pero, it's illogical na kung na mo tunnel dere, di siya maybaw, brad, may tunnel ko. Sa mga mag-tap-tap business lang na, or di ko kaila. At nung asilag, ako rin mo naybaw, kung pila ka buk lang libro sa media, kung ako nang i-announce, then, what is na ilabot na ang blessing to ana nila. Ako na ng diskresyon, kaya naman ko sa media. Naman ko sa media, dili man din ako trabaho. I am not working alone. Kung naman ko i-contribute sa mong ipangatag, ipakaon, kugyot na. Kamay kayo. Gamay lang. Na tikum ni, nidako ni, tungod ni sa mga tao na doon ay credible ang kasing-kasing. Doon ay extraordinary ang pangunauna. Dagkong kasing-kasing mitabang. Akong i-announce. Pero dili nila intention nga
mihatag aron may bawaan, kundi nakasabot sila. Nakasabot sila. Mo na importante diyan. Lain ang Matthew 6:3, may katabang ko, manabit ka, ako nitabang diyan. Sana Diyos, sorry. Wait, nang imong kitabangan may manabit, what problema na? Ako may inyong kitabangan. Para matumba ng atong programa, ako yung nanabit. Ini yung taga Dulman, nagpalimbo sa Irene ng pila. Ako isang brother. Uaw man yung palimos, no? Pero magpabaga mo na, tungulog alam sa mga kapos. Ang palalangis, Ginoo, daghan. Hindi mo limauaw ng uban, mag-ibog daw kan, mauaw ng mag-ibog maayo. Correct? Ako, tumuwa mo ko mangayo. Ha, atag bi? Di ko mauwag mangayo kung ang akong ipangayo makaayo sa uban. Mamay ko mauwa mag-ibog sala, uaw ng kumangayo ninyo para makatabang sa uban. Ina na sa detalista ang prinsipyo. Huwag kalguta. Musakay sa airplane, huwag na ipagkaon, mabilis mo siya. Sir, inyo ang pagkaon niya. Ha? Ako ka ako ng bitbiton, di pahata na ko sa mga batang kabos, o ay nakakredible ni Mother Teresa of Calcutta. Am I right? To make a person credible, give. Ha? To make you credible, give. Hatar. Mauna yung sekreto niya. So ako may inyong itabangan sa akong advocacy, sa akong mga plano, akong di pasalamatan mo, muna akong advertise. Oo. Hindi matawanan, itabang ako. Salamat ko, ane. Mas ganda, magpagkaon, mga sinina, security, hatag bugas, hatag supplies. Ako nagpasalamat ninyo. Kainyo mo kong itabangan. Nagpalit nyo? O. Oh. Muna ako nang ibuhat. Lahit mo nang ahot na na, niya akong i-announce. Ay, that's another story. Nasaan ka ba ninyo na? Okay? Pitan. May mo hatag. Muli ko na rin. Diyak ako ni hatag kong Brad Cell. Ya mo na akong itabang, mo na akong gibuhat. That is self. Wala akong proclamation na naa kay Hatag. That's another story. Ako may inyong itabangan para matuman ang atong plano. Mo na ako mong i-recognize. Diba? Nakuha ninyo mga kababayan. O, yung media man eh. Mo na atong kabiran, atong i-owner. Aro na tayo pasalida. Aro manundog ang uban. Pero pinal, mag-imo kong mayo niya. Ako mo yung nagasto, ako mo yung nagpinas, ako pag yung nag-ipa-advertise, murang lahit na na. Pero anong di ko mauaw ako ipagkabiran, on-air, ipatilibize, kasi man po na ako, sa inyo man na. Hindi na ako ah. Salong Brad, praise God for the gospel you served us today. Sakto ka, higama ang malaon aron ang giya sa tao. In fact, those are made to serve human needs. Pero dili kalimod nga dagang malaon, sukan pa sa ang tugon. Hapon karon ang nangahatag kong laban sa ulo sa tao. In our gospel for today, Jesus teaches us that common sense should prevail. Isip ng anak sa Diyos, makamauntatang mutanaw sa mga painanglan sa atong isikataw. Ilabi na sa mga tao ang gigutong. Padayon sa pagpangatag o charity sa mga kabus, Brad, kay mauni, usa sa gipasabot ni Kristo sa atong ibanghilyo karon. Dagan kaayong salamat sa iyong pagkugi. Pagpalain ka, di ka ni Mrs. Nati Ulasog Gidulman. Correct. Mga apostoles, luoy, ang mga parisiyo, wag kita, nagigutom ang mga apostoles, kita daga na ito, muraging parisiyo, at kita sa pinanglas uban. Tama? Brad, good morning, please pray for my family, especially sa akong mga anak, labi na sa akong anak, laki, kusog, intawon, mutubag na mo. Punta, Brad, mawala ka intawon, me. Nagbabadlong isip ginikanan, Brad, gumikan. Sa sobrang pinangga na mo, karon, isisihin na lang, may tubag-tubagon. Salak ba ni Brad nga mubadlong sa anak labi na nga dagko na gumikan kay tay nakita nga batasa nga dili maayos tangs Brad sa pagbasa mo power. Oh. Salamat. Dikas duero. Kamo ay palabi pangga sa anak kay nagdasa nya kay mga anak way batasan. Ako nagasaksi man ko sa akong anak nga akong asawa maugtas ni tiya bisag kabata pang tiya. Maugtas. Ikaw pagkapait di ay ning inahano. Pagkapait din yung ginikanan. Una, umuna ko, tumag-tumagun ras mga anak ang ginikanan. Diyos ko ninyo. Mga anak, Sirach 3:1-17, tahurang ginikanan ninyo, aron makabayad mo, utang ninyo, pagbaymugsod lang ka ninyo, maligalikin at tao mo. Ha? Ephesians 6:2-3, if you want to have a long life, mga anak, obey your parents. Then, Ephesians 6:4, mga ginikanan, tudlo'y Kristo anong disiplina ninyong anak.
despite sa gibuhat pakikag maayo, be good parents to them, despite sa ilang kadautan. Mao nay nindot nga himuon nato na bisag unsa ka banyagang anak, magpakita yapon ta sa atong pagkamaayong inahan, ug amahan nato kanila. Kay relasyon sa ginikanang anak, lisod bugtuon. Mabugtok ang relasyon sa managtiayon, pero ang relasyon sa anak ug ginikanan, lisod bugtuon. Mao nang mulutaw ang imong pagkapyo na ginikanan sa panahon ng imong anak, bandungon. Be like Santa Monica, praying 33 years more for the conversion of Patricio and San Agustin. Like Santa Rita of Casia, praying for her family. Mao nang iampo ng imong anak, mo nagbabandong na, that's the secret for the transformation of your child, Pixter. Kulim, brother, masalamat, Miss Ginoo, nga giling kong miliya, taliwa sa mga pagsuway o mga problema. I'm reminded that it is in the sanctuary of the heart that we encounter God. He's always there ready to keep up, keep an appointment with us. Salamat sa pagbasa, God bless us and family to Budmonte. O mga lagad ka, mambibiyan, di kita pasagdan. Mga ganyan saan. Mapusulis hospital, ginabanan mga Kristo. Kay alagad doon niya. So therefore, if we are serving Him, who can against us? Acts 5:38 upward. The Lord is gracious and righteous. Our God is full of compassion. Psalm 116, verse 5. Ang Ginoo, mangyatago grasya, o matarong. Where could Him please remind our young workers to attend our meeting tomorrow for the reassignment of tasks during of our outreach activity. Failure to attend the meeting, they're not allowed to go and accompany the outreach activity. Karon ato matake effect ang new task assignment sa kada worker to ensure smooth flow of the actions in the activity. Salamat kayo. Then ang oras sa meeting of packing of the charity goods will be done in our residence at 1 p.m. Salamat. So, pwede pa mo makahabol kay ang packing dituyo na ko next Sabado kay gusto na kong paabuton ang mutabang karumadlawa o umma. Kung if you are blessed and if you are enlightened to my preaching today, then our office is open for you. San Miguel compound is open for you. Nagpaybaw gika ni Mrs. Minchi Albino ang atong local president sa Gini Foundation. Si Anastasio Dinyel o Gigaya Dinyel mo'y nag-iya. Pero doon natin yung local president, si Minchi Albino. Iya po ng talent, kaya siya may president's license, maayaw mo o grupo mo nang mihatag sa quarter, standing order, na why makauban sa outreach this coming Sunday kung dili po meeting ugma alauna sa ilang balay during the packing and meeting. For what reason? Tungod kay dunay kausaban ang atong activity. Ha? Dunay kausaban. Because this is also a missionary work at the same time. Kaya we are promoting God to the barangay. Manang kamong taga-libertad, parang bumbong. If you want to see me in person, if you want to see my companions in person, ako mong gihangyo, mga ginikanan tanan, mga taos libertad, although di mo kadawa tanan, pinili na, mas yan tira, huwag silang ginikanan. Oh, I invite all of you, please be with us. E doon na may program, yan na amin, nas berderinsen mo, pahatag o paambit. Oh. Muanang hopefully na amo karong Domingo taga Libertad o mga taga Garcia, gusto mo ato-ato mo, welcome mo. Good morning, Brethren, sa Lucas 2:21, kung sa'y pasabot sa sermonyas pagtuli, pa-explain lang, from the atang, sa Genesis 17, ang tradisyonal na pagpamimbro sa katawas Ginoo, pinaagig tuli sa ato, 1 Corinthians 12:13, pinaagig nagbunyag. Sumauna ilang inisisyon sa una aromahimo kang sakop sa Jewish religion, tuli sa atong Roman Catholic religion, bunyag. Ang meaning maura, ang proseso lahi, kay ano? Ang ato rong tuli, sanitary reason, tuli ko ng laki para malimpiyo. Pero sa una, ang tuli ilang bunyag. Karon ang ato, tuli di na may bunyag, na naging bunyag sa tubig. Dagan kitang textures karong adlaw, pero I ask apology, gawa na tayong oras, unya, ngayon kong ispinsa nga, namatay na din ay si Captain Sita Osiu. Nagpabato si Sonia Asibis o si Jackie Aceron o Pahina. Ako matungit yung bayagan na nag-react sila. Kita nga yung mga tao nga akong ipang timbayag niya na namatay na din ay.
si Maris in peace. Alam sa banay, kung nagbangutan ng pamilya, labila sa atong Lagdong Mayor, Atty. Vic Vic Abrinidia, Kagawad, Undi Osyo, o sa iyong mga banay pamilya, the whole community of my ministry are extending our condolences and prayers to our late Barangay Captain Osyo. Kay sa taas ka panahon, diha matasapay na siya may kapitan at the time, with all the protection, care, and motherly na pagtagad. In fact, when we had a controversy of the new ministry na akong tukurunta, isugot ang kapitan sa paina na mag-activity me. Hangtod mi abot ang decision ni Bishop na dili idayon tungod kay paispunahon ko o tiluhiya. Misugot si Barangay Captain in front of Ativinci, in front of Madjusilin Ortiz, in front of Naikura Iko. We were there with my companions. Among approach si Barangay Captain Usyo, misugot siya. Misugot siya. Bisan doon ay kontrobersya lang ako ministry. Pero pag kay Bonia, kawak na pumuda yun tungod kay may order ang obispo nga dili. What's that? Unang thank you, Barangay Captain Usyo. We are praying that you'll be in heaven and blessing will come to your loved ones kay mong ibiyaan tungod kay ang mga pamilya usab nakatabang man sa atong pila kabuan ng kursada diya sa reclamation area. Proyekto pa na ni Barangay Captain Usyo o Barangay Pahita. Kung nagkapasakit yung pasiluwa ko niyo, pinggupman mo, ginuray, pinunga maghukong. If you want to of God, just love what you're doing. Take note, no sin without past, no sinner without a future. Father, thank you for this wonderful morning that you've given to all of us today. Amahan, ayaw nga mong mga sakit sa barang mong problema. Langdaging kasing-kasing sa naglibog siluhin ang among kasing-kasing with the precious blood of your son, Jesus Christ. With the Holy Spirit, Mary, sa pinukamumot kung Anthony. Amen. Sa kanil sa man, sa anak, sa Espiritu Santo, mayroon po tayo.